Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa Diyos po ang lahat ng papuri sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayong lahat po ay magbigay ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ng mga awit. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Mighty to save. Ang Panginoong Jesus natin ay makapangyarihan na makapagliligtas. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Purihin po kayo, aming Ama. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Salamat po, Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Everyone needs compassion, loves that never fade, mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of my Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Apostol Pablo, yung kanyang sarili at ang buong sangkatauhan ay mapapahamak, hahatulan ng Diyos upang mapahamak ng walang hanggan sa impyerno. Kaya nasabi ni Apostol Pablo yung ganitong salita sa Romans chapter 7 verse 24. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong may kamatayan? Nung nakita ni Apostol Pablo kung paanong naghari ang kasalanan sa sangkatauhan, kawawa ang tao, ang sabi niya. Sino ang magliligtas sa amin? Ngunit nasabi niya sa sunod na talata, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong ipinaglingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapot ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Nakita ni Apostol Pablo na kawawa ang tao dahil walang makapagliligtas sa kanya. Sadyang mapapahamak tayong lahat, ngunit salamat sa Diyos.
merong isa na may kakayahang makapagligtas sa atin at wala nang iba kundi yung kanyang anak na si Kristo Jesus. Sabi nga ng Psalms 121, where does my help comes from? Saan magmumula ang aking tulong? Yun ang tanong ng awit. At yun ang tanong nating lahat. Maaring hindi mo pa naunawaan ngayon, pero isang araw kapag ka ikay napahamak na sa impyerno, itatanong mo, sino ang makapagliligtas sa akin sa kalagayang ito? Ngunit huli na ang lahat. Ngayon pa lang, ngayon na natin itanong yan, kung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon, o kung nakilala mo na ang Panginoon, alam niyo ba na magiging tanong natin itong lahat, where does my help comes from? May sagot, kapatid, my help comes from the Lord. Ang tulong ko'y magmumula sa Panginoon. Hallelujah. Savior, He can move the mountains. Praise to Jesus. Savior, He can move the mountains. Sino ang tagapagligtas? My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Aking mga mata sa bundok, sino ang magliligtas sa amin? O sino ang tutulong sa aming kalagayan? Salamat, meron kaming nasumpungan. At siya lang ang makapagbibigay ng tulong na yon para sa amin. At wala na pong iba. At walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Salamat po ang anak ng Diyos na buhay. Salamat po sa inyong masaganang biyaya, pag-ibig at kahabagan na ipinaranas sa amin. Pagpalain niyo po ang umagang ito sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita. Mapagtanto namin, Panginoon, ang katotohanan sa kaliwanagan ng inyong mga salita at sa tulong at kapangyarihan at gabay ng Banal na Espiritu. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. Ugasan niyo po kami ng inyong makapangyarihang banal na dugo sa lahat ng aming po mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa. At marapatin niyo po ang inyong mga anak sa aming pong paglapit sa inyo ngayong umaga. Sa ngalan ng inyong anak ko si Kristo Jesus, lahat po'y magsabi ng Amen. Purihin po ang Panginoon. Ituloy po natin yung ating pinag-aaralan sa aklat po ng Roma, Kapitulo 2, sa talatang 6. Salamat po sa Diyos sa kanyang biyaya at kahabagan na patuloy na nagsusustain sa atin, lalo na sa mga ganitong panahon na ating pinagdadaanan. Lalo na, salamat sa biyaya at kahabagan ng Panginoon na sumasagana sa atin na sa tuwing umaga ay binibigyan niya tayo ng pagkakataon na ganito na magkasakasama sa pamamagitan ng Facebook Live. Gamit ang makabagong teknolohiya upang mag-aral ng salita ng Panginoon. Kung hindi po sa biyaya at lakas na nagmumula sa Panginoon, ay hindi po natin maipagpapatuloy ito. Kaya po, isang malaking kagalakan at pagpupuri, parangal ang ibinibigay natin para sa Panginoon kasi nakasusustain tayo. At ang lahat ng ito ay dahil sa tulong ng ating Panginoon. Sa Romans chapter 2 verse 6, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa English po, sa King James Version, who will render to every man according to his deeds. Ito po'y tumutukoy sa araw ng paghuhukom, na ang bawat tao ay magsusulit, mananagot sa Diyos sa lahat ng kanyang mga ginawa, mabuti man o masama.
hayag man o lihim. Ang lahat ay pananagutan natin sa Diyos sa lahat ng bagay na ating pong ginawa at kinilos. Ano man ang ginawa natin sa katawang ito na ipinagkatiwala, sa buhay na ito na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, ay ipagsusulit po natin sa araw po ng paghuhukom. At pag-usapan po natin yung isang tagpo na mangyayari sa araw ng paghuhukom sa Revelation chapter 20. At isa-isain po natin yung mga salitang nabanggit po dito. Ang magaganap sa tinatawag na malaking luklukang maputi o Great White Throne Judgment. Ang araw po na ito ng paghatol ng Diyos na tinatawag na Great White Throne Judgment ay gaganapin po sa kahuli-hulihan ng lahat ng bagay. Pagkatapos ng millennial reign of Christ ay magkakaroon na po ng Great White Throne Judgment o paghatol sa mga taong makasalanan. Hindi po hahatulan dito yung mga mananampalataya na kagaya natin. Ang hahatulan dito ay yung mga makasalanan, yung mga hindi sumampalataya, at maging yung mga sumampalataya na nagpatuloy pa rin sa pagkakasala, at maging yung mga lingkod ng Diyos na hindi namuhay ng may kabanalan, yung mga mapapahamak, ang siyang hahatulan dito sa Great White Throne Judgment. Pero yung mga maliligtas ay tapos na pong hatulan sa panahon po ng Judgment Seat of Christ, pagkatapos ng rapture o pagdagit ng mga mananampalataya dito sa lupa, ay magkakaroon ng paghatol para sa mga banal sa langit, at magkakaroon po pagkatapos noon ay magkakaroon ng Marriage Supper of the Lamb. Pagkatapos noon ay magkakaroon ng paghahari ang Panginoon dito sa lupa ng 1,000 taon. At pagkatapos po noon ay magkakaroon ng Great White Throne Judgment. Bubuhay ng mga patay at lahat ng mga taong hindi nakasunod sa kalooban ng Diyos ay hahatulan. Masinin po natin sa verse 11. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi. Masasaksihan ng lahat ng tao ang kaganapang ito. Ito yung event na walang hindi makakasaksi nito. Lahat ng tao na nabuhay sa buong mundo, simula pa sa panahon ni Adan hanggang sa panahon natin ngayon, at kung sino pa ang mabubuhay sa mga susunod na panahon, ay haharap sa malaking luklukang maputi na ito o Great White Throne Judgment. At isang kaganapan ito na matagal nang nakahanda. Sabi nga ng Psalms chapter 9, "Thy throne is prepared for the day of judgment." Ang trono ng Diyos ay nakahanda para sa araw ng paghatol. At walang hindi makakasaksi dito. Bagamat hahatulan yung mga makasalanan at tayong mga hindi makasalanan, inaring matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ay makakasaksi sa bagay na ito. Hindi tayo hahatulan, pero masasaksihan natin ang pangyayaring ito. At sa katunayan, isa sa mga makakasaksi ng kaganapang ito ay yung mga taga-Ninive na nagsisi sa panahon na si Jonah, propeta Jonah, ay nanawagan ng pagsisisi sa kanila. Sila ay nag-response ng magsisi. At sasaksihan nila yung kaligtasang ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng pagsisisi, at susumbatan yung mga Hudyo na tumanggap ng maraming himala, ngunit hindi sila nagsisi. Tignan niyo po sa Matthew chapter 12, verse 41 to 42. "Sa araw na iyon ng paghuhukom, tatayo ang mga taga-Ninive." Sa araw daw po ng paghuhukom, tatayo yung mga taga-Ninive. "At kukundinahin ang henerasyong ito dahil nagsisi sila ng mangaral sa kanila si Jonas. At ngayon, narito, ang higit pa kay Jonas, si Jesus, na nangangaral sa inyo, pero ayaw niyong magsisi. Maging ang reyna ng Timog ay tatayo, yung reyna ng Sheba, ay kasama na sasaksi sa bagay po na ito, ay tatayo rin at kukundinahin ang henerasyong ito, sapagkat nanggaling pa siya sa napakalayong lugar para makinig sa karunungan ni Solomon.
At ngayon, narito ang higit pa kay Solomon, pero ayaw niyong makinig sa kanya. Sa araw ng paghuhukom, tatayo po ang mga taga-Ninive at yung reyna ng Sheba, at sila ay magpapatotoo na si Sheba ay nakarinig ng karunungan mula kay Solomon, tinanggap yung katwiran ng Diyos, yung mga taga-Ninive ay nagsisi, tinanggap ang katwiran ng Diyos, ngunit nakita ng mga Israelita sa kanilang panahon na ang Mesiyas ay mismong nakasama nila, nasaksiyan ng kanilang mga mata, ngunit hindi sila nagsisi. Sipin niyo po, ini-imagine ko nga yung mangyayari na yan sa araw ng paghuhukom. Kasama tayong mga banal habang hahatulan itong mga tao na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga hindi sumampalataya o sumampalataya ngunit nagpatuloy sa kasalanan, babangon daw po bigla yung Ninive. Makikita natin sila. Isipin niyo yun, yung mga kinikwento niyo sa anak niyo patungkol sa buhay ni Jonas, na yung Ninive ay nagsisi. Makikita natin sila ng personal. Titindig sila at kukundinahin ang henerasyon sa panahon ng ating Panginoong Jesus hanggang sa panahon natin ngayon, na mga hindi nagsisi at nanumbalik, samantalang may kaligtasang inaalok ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. At biglang makikita rin natin yung reyna ng Sheba na matagal ng patay ay tatayo rin at patutunayan yung kukundinahin ang mga taong hindi sumampalataya sa Panginoong Jesus. At mga kapatid, may mga malalaking event na nagaganap dito sa buong mundo. Sa larangan ng musika, nandiyan ang Grammy Awards. Sa larangan ng pag-arte o paggawa ng pelikula ay nandiyan yung tinatawag na Oscar Awards. Pagdating naman sa mataas na entablado ng palaro o sports ay nandiyan din naman yung Olympics. Pero alam niyo ba mga kapatid, dun sa mga nabanggit ko, Grammy Awards, Oscar Awards o tinatawag na Olympics, hindi tayo kasali doon. Nanonood lang tayo sa kanila kung sino'y mananalo, kung sino'y matatalo, nakikita natin, pero hindi tayo kasali doon sa event na 'yon. Pero dito sa tinatawag na Great White Throne Judgment, kasali tayo sa event na ito. At isa sa mga pangunahing ibibida ng Panginoon ay yung mga taong nagsisi sa kanilang mga kasalanan at nagsitanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya mapalad tayo mga kapatid kung napakasarap sa pakiramdam ng isang tao na tumatanggap ng award kapag tinawag na yung best actor, mapaiyak-iyak pa yung tao na makatanggap ng award na yun sa sobrang kagalakang kanyang nararamdaman. How much more yung kagalakang mararamdaman natin sapagkat tinanggap na natin yung tunay na tagumpay ng buhay, yung marapating ka sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At sa araw na yon ng paghuhukom, Christ will be magnified with the saints. Ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang luluwalhatiin at papupurihan, at nandoon kasama ang mga banal na magbibihis ng kaluwalhatian kagaya ng sa Panginoong Jesucristo. Isipin niyo po, nandun si Hitler, nandun si sino yung mga artista na kilala niyo at hinahangaan ninyo. Mga sport icons na hinahangaan ng mga kabataan. Sa araw ng pag-uukom, hindi sila makakatakas, lahat ay haharap sa hukuman po ng Diyos. At tayo ay tatayo sa harapan nila. Isipin nyo, yung mga iniidolo nyo na hahatulan ng Panginoon, kayo naman ang hahangaan nila sa panahon na yon. Bakit po? Sapagkat tayo yung mga tunay na nagtagumpay. Dahil magtataglay tayo ng kagandahan at kaluwalhatian na kagaya ng sa Panginoong Jesucristo, kaya kung ano yung pagkamangha na ibibigay kay Kristo Jesus ay siyang makikita rin sa atin, ngunit yung pagsamba at pagluwalhati ay para sa Panginoong Jesus lang. Pero ganun pa man, yung kaluwalhatian at karangalan at kagandahan na taglay ng ating Panginoong Jesus ay ibibihis sa ating mga banal. Isipin niyo po,
nandoon lahat ng mga tao nga hatulan na tuho kuman papunta sa dagat-dagatang apoy. Tatawagin yung Nineveh, tatawagin yung Reyna ng Sheba, tatawagin tayong mga anak ng Diyos, tayong mga magkakapatid. O ito yung mga taong sumampalataya sa akin at hindi sila nabigo, nagtagumpay sila. Unang tatawagin ang ating Panginoong Jesucristo, ipapakita yung kanyang karangalan, ipapakita yung kanyang kalwalhatian. At makikita ng lahat ng mga taong hindi sumampalataya sa kanya na siya talaga ang Panginoon. Every knee shall bow and every tongue will confess that Christ, that Jesus is Lord. Pero huli na ang lahat para sa kanila. Sa sobrang ganda at kalwalatian at taglay ng ating Panginoong Jesus, walang hindi magsasabi na si Jesus nga ang Panginoon. Sa oras na yon, ang lahat ay magsasabi that Jesus is Lord. Maging si Hitler na isa sa mga tumatanggi sa ating Panginoong Jesucristo. Yung mga atheist, yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, yung mga taong mayayaman na hindi nagkaroon ng pananampalataya at paniniwala sa Panginoong Jesucristo, ay nandun sa araw na yon. At pag nakita nila ang Panginoong Jesus sa kanyang kalagayan, sa tunay niyang kalagayan, bago pa lalangin ang sanlibutan, they will profess that He is Lord. At hindi nila matatagalan yung tagpo na yon at aaminin nila sa sarili nila na isa silang malaking mali. At makikita nila, napakapalad ninyo, napakapalad natin mga kapatid. Hallelujah, kung magpapatuloy tayo at maninindigan sa pananampalataya, napakapalad natin dahil isa tayo sa mga makikita na matagumpay at mananagumpay kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sumunod na salita, nakita ko malaking luklukang maputi o Great White Throne Judgment. Great symbolizes to power, white symbolizes to purity, and throne symbolizes to purpose. Ang trono na yon ng ating Panginoong Jesucristo ay maputi. Puno ng kabanalan, puno ng kalinisan, kaya lahat ng marumi, lahat ng makasalanan na haharap sa hukuman na yon ay tiyak na mapapahamak. At ito ay nagtataglay ng kapangyarihan, power, na kahit sinong tao ay hindi makakatanggi na sila ay nararapat sa hatol ng Panginoon. Kahit presidente pa, kahit sino pang pinakamataas na tao sa buong mundo, pinakamayaman, pinakamatalino na tao sa buong mundo, ay hindi makauubra sa harapan ng Panginoon dahil sa kapangyarihan na taglay ng trono ng Diyos upang hatulan ang lahat ng sangkatauhan. Sa Revelation chapter 1, meron ngang binabanggit na ang mata ng Panginoon ay kagaya ng nagliliyab na apoy na sumisimbolo na ang lahat ng bagay ay nakikita ng Panginoon at walang natatago sa Kanya. Alam niya ang lahat ng ginagawa natin. Alam niya ang laman ng ating isipan. Alam niya ang laman ng ating puso. At yung kanyang paa ay sumisimbolo sa isang tanso na ang ibig sabihin naman po ay siya ang hahatol sa lahat ng kanyang nakita. At ang sumunod po na makikita natin dito, at ang nakaluklok. Sino yung nakaluklok dun sa tinatawag na Great White Throne Judgment na siyang hahatol sa lahat ng tao? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Isipin niyo po, kung siya ang hahatol sa lahat ng tao, eh kapatid natin siya. Sa tingin niyo, mahahatulan kayo na mapahamak? Kung kapatid niyo yung nakaupo doon sa puting trono, sa malaking puting trono, si Jesus yung nakaupo doon sa Great White Throne, na kapatid natin, siyang panganay sa magkakapatid. Hallelujah! Paano nga hatulan tayo ng sarili nating kapatid? Ang hahatulan ng Panginoong Jesus, yung mga hindi niya kapatid, yung mga taong hindi sumampalataya sa Kanya. Kaya kapatid, pinagpala ka, pinagpala ako sa araw na yon, sa dakilang araw ng paghuhukom. Kapatid natin yung hahatol sa lahat ng tao dito sa sangkatauhan. Kaya nga nasabi ni Apostol Pablo yung salitang, if God is for us, who can be against us? Ito, inung sabihin ni Apostol Paul yun, nasa mindset siya na
nasa araw ng paghuhukom. Hindi yun kagaya ng absorb natin o pagtanggap natin sa talatang yon sa panahon natin ngayon na kapag nakasakay tayo ng bus, Panginoon, ingatan niyo po kami, pagkakay na sa amin, walang laban sa amin, hindi kami mapapahamak. Ang mindset ni Paul nung tanggapin niya yung salita na yon mula sa Panginoon, if God is for us, who can be against us? Iniisip ni Apostol Pablo na sa isa siyang hukuman at maaaring batuan siya ng mga bagay na ikapapahamak niya. Ay, yung taong yan, makasalanan yan. Yung taong yan, pumapatay ng mananampalataya yan noon eh. Pero, yun nga lang, sumampalataya siya sa Panginoong Jesucristo. Napatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Inari siyang anak ng Diyos, kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya masasabi ni Apostol Pablo, sino ang laban sa akin? Sino ang sasaksi ng laban sa akin kung ang Panginoong Jesus ang aking kakampi? If God is for us, kung ang Panginoong Jesus ay nasa panig ko, isipin niyo po, kapatid mo yung abogado, kapatid mo yung hukom. Si Jesus din yung magiging attorney natin eh. Tapos yung ang Panginoong Jesus din ang hahatol sa lahat ng tao. Eh, sino nga naman ang laban sa iyo kung ang Panginoong Jesus na siyang hukom at abogado mo ay kakampi mo at kamag-anak mo pa, kapatid mo, sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi ng John 5:22, sapagkat ang Ama hindi humahatol sa kaninumang tao kung di ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Wala sa Ama ang paghatol. Ibinigay ng Ama ang buong kapasyahan ng paghatol sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Acts chapter 10 verse 42, at sa amin ipinagbilin niya na magsipangaral kami sa bayan at saksiyan na siya na itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Si Jesus ang siyang magiging hukom sa araw po na yon. Ituloy po natin yung verse 11 ng Revelation chapter 20. Ang lupa at ang langit ay tumakas at walang masumpungang kalagyan nila. Isipin niyo po, yung sangkalupaan at yung kalangitan sa tindi ng kalwalatian ng tinatawag na Great White Throne Judgment. Glory na makikinabang yung mga mananampalataya at glory na tatanggap ng paghatol yung mga hindi sumampalataya. At gustong tumakas ng langit at ng lupa. Sabihin na lang natin mga kapatid na ang nais iparating nito, lahat ng tao na hindi sumampalataya sa Panginoong Jesus, lahat ng tao na hindi sumunod, naniwala pero hindi sumunod. Baka sabihin natin yung mga taong hindi lang naniwala sa Panginoon ng hahatulan ng Diyos, maging yung mga naniwala pero hindi tumalima o sumunod sa Panginoon ay hahatulan. At makakaisip yung mga taong yaon na tumakas pero hindi sila makakatakas. No one will escape that notable day of judgment. Walang makakatakas doon. Kung iisipin mo na isa kang magaling na tao para makatakas sa isang sitwasyon, sa araw na yon, paano ka makakatakas? E sakop ng Panginoon ang lahat ng bagay. At kahit ang langit at lupa ay hindi makakatakas at walang kalagyan. Gusto nating tumakas dahil alam natin, alam ng mga taong hindi sumampalataya na sila ay mapapahamak. Isipin niyo po, Matthew chapter 7 verse 21. Alam kong alam niyong lahat ito, pero nawa po'y maging paalala sa atin. Yung mga salita, naniniwala ako na ito'y mga salita, Matthew 7:21 hanggang 23, mga salita na nagnanasang takasan yung araw na ito. Kaya nangangatwiran sila. Gusto nilang umalis sa sitwasyon dahil alam nilang mapapahamak sila. Alam nila na merong naghihintay sa kanila na walang hanggang kapahamakan sa dagat-dagatang apoy. Pahihirapan araw at gabi. Alam nila na yun yung dulot ng hindi nila pagtalima, hindi pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo. Gusto nilang tumakas pero hindi sila makatakas. So yung next step, yung sunod na hakbang na kailangan gawin, mangangatwira na lang kami. Total, hindi kami makatakas, mangangatwira na lang ako.
Sasabihin nila, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. E di ba, Panginoon, tumawag naman kami sa iyo ng Panginoon? Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Oo, tumawag kayo sa akin ng Panginoon. Ngunit hindi nyo sinunod yung kalooban ng aking amang nasa langit. Mga pastor, mga manggagawa sa iglesia, mga kasama nating naglilingkod sa Panginoon, haharap sa hukuman na yon, at sila rin ay mangangatwiran. Marami magsasabi sa akin sa araw na yon. Marami, hindi kaunti. Marami ang sabi ng Panginoon. At pag sinabi ng Panginoon na marami, e tiyak na hindi talaga kaunti yan. Napakarami yan. Na mga lingkod ng Diyos, mga ginamit sa gawain, pero sasabihin nila, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyo, sa iyong pangalan? At sa pangalan mo, nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming mga makapangyariang gawa. Hindi sila makatakas, mangangatwiran na lang sila na, O Panginoon, di ba naglingkod naman kami sa iyo? Sa katunayan, yung kapitbahay nga namin, inalihan ng demonyo. Nung sinabi kong in Jesus' name, ubalis agad yung demonyo. Nung meron po akong ipinag-pray, may cancer, gumaling . Panginoon, nung pinag-pray ko po isang kapatid na pagyamanin siya ng Panginoon, yumaman po siya. Nasasabihin ng Panginoon, kung magkagayo, ipapayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Wala ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. At mga kapatid, nagnanasa kang mga tuwiran, nagnanasa kang makatakas, eh langit at lupa nga hindi makatakas, walang sukat kalagyan. Dahil sa karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan ng araw ng paghatol ng Diyos sa sangkatauhan. Mga kapatid, bago po tayo manalangin, kung meron mang pinakamahalaga sa buhay ng bawat isa po sa atin, ay matiyak natin na ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ulitin ko po, kung meron man tayong dapat pakatiyakin sa buhay na ito na walang katiyakan, ay yung pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay o Book of Life. Dahil ang sino mang pangalan ang hindi nakasulat sa aklat na yon ay itatapon po sa dagat-dagatang apoy. At kung babasahin natin yung mga susunod, nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit. Bigyan niyo po ako ng dalawang minuto. Nakita ko ang mga patay, malaki at maliit na nakatayo sa harapan ng luklukan. Celebrities, mga artista, mga mahirap, mayaman, alipin, malaya, government officials, maging yung ating pangulo, mga senador, gobernador kung nasa kongreso, lahat sila iaarap sa hukuman ng Panginoon. Mga sport icons, hari, mga prinsesa, mga diktador, sino mang tao sa balat ng lupa ay haharap sa hukuman ng Panginoon. At nangabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay. Evidences will be presented. Exhibit A, bubuksan ng mga aklat, babasahin lahat ng ginawa ng tao dito sa ibabaw ng lupa. At patutunayan ng Panginoon na nagkasala tayo sa kanyang harapan. Yung mga taong hindi sumampalataya ay mapapatunayan yung kanilang mga ginawang pagkakasala sa harapan ng Panginoon. At sabing ganon, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat na iyon ayon sa kanilang mga ginawa. At makikita natin yung sensitivity nung araw ng paghatol ng Panginoon, maging yung mga maling salita ay hahatulan ng Panginoon. Pati ba naman yun, kasali pa, Panginoon? Akala ko lang yung mga nagnakaw, akala ko lang yung mga nangurakot sa gobyerno, sa kaban ng bayan, o yung mga government official na kumuha ng kaban ng bayan. Ang akala namin, ang hahatulan yung mga pumatay ng tao, rapists, yung mga sobrang masasama. Pati pala yung sasabihin ko ay kasama doon sa ipagsusulit ko sa iyong harapan. Pati yung pagtingin, pati yung sama ng loob na kinikimkim natin, sapat na dahilan para sa Diyos na hatulan tayo. Kaya po, ipagsisi po natin yan at hihingi natin ng kapatawaran sa Panginoon. At sabi, ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanyang
mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang tinatawag na ikalawang kamatayan. Inaakala ng iba na ang kamatayan na dulot ng kasalanan ay yung mamatay lang yung physical na katawan. Hindi po, may pangalawang kamatayan. Yung pangalawang kamatayan ay itatapon ang tao sa dagat-dagatang apoy. Pag tinapon ba sa dagat-dagatang apoy, Pastor, tapos na po. Sabi po ng verse 10, na kinaroroonan din ng mga hayop at ng mga bula ang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Hindi porket tinapon ka na sa dagat-dagatang apoy, tapos na. Mga kapatid, pag tinapon tayo sa dagat-dagatang apoy, yung isang tao na makasalanan at hindi sumampalataya, pahihirapan sila doon araw at gabi. Sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang taon, hindi po, magpakailan, kailan pa man, walang katapusan, araw at gabi, pahihirapan yung tao. At sabing ganun, ang sino man, ito na po ang pinakamalaga sa lahat, ang sino mang hindi masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ang sino mang taong hindi masumpungan ng kanyang pangalan, doon sa aklat ng buhay, ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. Pastor, paano po maisusulat yung pangalan ko dun sa aklat ng buhay? Kailangan nating makipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Pagkatiwalaan natin yung ginawa niya nung siya'y bumaba dito sa lupa, sumunod tayo sa kanyang mga aral at sa mga aral na ibinigay niya sa kanyang mga apostol. At ang sumunod po ay kailangan mamuhay tayo sa patnubay ng banal na Espiritu. Romans 8:1. There is no condemnation which are in Christ Jesus. Those who are not led by the Spirit, hindi sinabing ganon, those who are led by the Spirit. Hindi nagtatapos doon sa sumampalataya lang sa Panginoong Jesus, kundi yung kanilang buhay ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, walang anumang katulan para sa kanila. Kapatid, sa umagang ito, iniimbitahan kita maging totoo sa iyong sarili ang pakikipag-isa mo sa Panginoong Jesucristo at simulan mong nasain na patnubayan ka ng banal na Espiritu. Tayong lahat po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, kami po ay nagpapahugas ng inyong makapangyarihang banal na dugo sa lahat ng aming pong mga pagkakasala. Ano mang pagkukulang na nakikita niyo po sa amin, managana po ang biyaya at kahabagan ninyo. At kami po ay magkaroon ng kakayahan at kapangyarihan nagmumula sa inyo na labanan ng anumang uri ng pagkakasala na nagagawa po namin at manindigan kami sa kabanalan at kalinisan sa pamumuhay na may pagsunod sa inyo pong mga salita. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid saan man sila naroroon ngayon. Ang tulong niyo po ay maging ganap para sa bawat isa po sa amin. Pabor po na nanggagaling sa inyo ay aming pinagpapasalamat. Ikorona niyo po sa aming mga ulunan. Ang kalwalatian niyo po ay makita po sa amin. Ang lahat ng karangalan at papuri ay tanging sa anak po ninyo na si Kristo Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. At binabati ko po ang aking po mga church leaders, mga tagapanguna ko po sa Dora Faith Church, Pastor Joseph, ang Masaredo family, pagpalain po kayo ng Panginoon. So, Diyos po ang lahat ng papuri.